Good day po sa lahat. So for today's video guys, ito po yung step by step kung paano po tayo makakapag-fill up sa assistant request form para po sa educational assistant ng ating mga anak. So ngayon guys ay medyo okay na siya at nakakapasok po tayo sa portal na hindi po tayo nahihirapang pumasok at laging try again. Para po sa magtatanong kung saan po makikita ang link nito pong request assistant form, ilalagay ko po dyan sa description box at dyan po sa comment section ipipin ko na po para mas madali po natin makita. Kapag nakapasok na po tayo sa portal, unang-una guys ay basahin po muna natin ang kanilang mga paalala bago po tayo mag-fill up. So sa mga magre-rehistro gamit ang form, kung kayo ay may natanggap ng text ng schedule, wag na po kayo mag-rehistro dito upang maiwasan ang mahabang pila at makontrol ang dagsa ng tao. Inaanyayahan po namin ang mga walk-in na mag-rehistro gamit ang form na ito upang kayo ay ma-schedule sa mga susunod na Sabado. Pagkatapos mag-register sa form na ito, antayin ang confirmation mula sa aming staff para sa schedule at listahan ng mga dadalhin na dokumento. Ang bilang ng mga mabibigyan ng assistant ay limitado lamang at nakabase sa nakalaan na pondo para dito. Una guys, ilalagay po natin ang ating email address. Pagkatapos po natin mailagay ang ating email address, i-click po natin ang next. Sunod naman guys, ito pong student information. So may nakalagay din dyan ulit na notice, basahin lang po natin ulit. Okay, so unang-una ang pipilapan po natin sa student information, ito pong kanilang student current education level, student address. Next po itong student last name, student first name, student middle name. Pagkatapos guys, itong student suffix, kung siya po ay senior, junior, ganyan, the fourth. Sunod po ay student contact number. So magsisimula po sa 6, tapos kung ano po yung number natin, yun po ang ilalagay natin. Next, student birthday. Yan, ilalagay po natin dyan. Age of student. At pagkatapos po, ito pong certificate of registration or certificate of enrollment ngayong 2022-2023. I-attach po natin dyan yung certificate na makukuha po natin sa school. So ako guys ay humingi po ako sa school para magkameron po ako ng certificate of enrollment para makapagpasa po ako. And yan guys, na-attach ko na and in-upload ko na po yung certificate of enrollment. At pagkatapos nyan, i-click po natin ang next. Next po ay ito pong, dito naman guys ang nakalagay sino ang maglalakad ng assistant. So pipili lang tayo kung student. Sa student po ay required po dito ay mga vocational courses and of course mga college student. Kapag naman mga elementary high school, senior high school, so kailangan po ay mga authorized representative po ang magki-claim ng kanilang assistant. After po maklik ang next, ito po yung sunod, authorized representative information. So pipila po natin dito yung last name, first name, middle name po, suffix name, and of course yung po kanyang birth date, tapos po yung address, barangay name, city, municipality, province. So i-complete address po natin yan guys, contact number. At pagkatapos niyan guys, click mo yung submit. Wait lang po natin at naglo-loading guys. So yan, tapos na tayo guys mag-fill up ng educational assistant request form. Antayin na lang po natin yung text kung kailan po natin makiklaim yung educational assistant. So yun lang po guys. And of course, paalala lang po para sa mga 4PIS members na hindi po tayo qualified para po dito sa educational assistant. Kung napanood po natin ang video ni Sir Erwin Tul po tungkol po dito sa ating educational assistant. So yun lang guys, please give a big like, share this video, and of course don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod na videos dito sa ating channel. Thank you so much po guys sa pagsuporta sa ating channel at ako po Mili ang inyong lingkod. I'm Ate Angie, keep safe to everyone and see you all guys on my next video. Ingat po!